Marami pa rin ang nanghihinayang sa nangyaring hiwalayan nina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pero bago pa natin tuluyang ma-miss ang dalawa, maaari nating balikan kung paano nga nagsimula ang kanilang love team at ang pag-iibigan. Ang Katniel ay pinagsamang Catherine at Daniel Padilla. Opposite man ang personality ng dalawa, pero pinroof nila na ang showbiz ay isang way para makilala mo ang mga tao. Sa dami ng pelikula na tumabo sa takilya, marami ang pinasaya ni Catherine at Daniel. Kaya naman sa nasasabing paghiwalay, marami rin ang kanilang pinaiyak. 2011 sa show na Growing Up, magkasama si Daniel at Catherine at isa nga sa tinuturing na paired teeny bopper. Ito ay sa afternoon series na Growing Up. Sa nasabing afternoon show ay gumanap si Catherine bilang isang volleyball player na ang pangalan ay L, samantalang si Daniel Padilla naman ay teammate na nagngangalang Patrick. Pagdating naman ng 2012, sa show na Princess and I ay makikita ang galing ng dalawa at chemistry sa nasabi nitong primetime spot at royal team teleserye ang Princess and I, na kung saan nga si Catherine ay si Mikay sa pagitan nina Daniel Padilla at Enrique Hill at pati na rin si Khalil Ramos. Sa puntong ito ay lalong ipinakita ni Catherine at ng kanyang mga kasamang leading men na kayang-kaya ni Catherine na umarte at magpahanga ng maraming mga tao. At dahil din sa nasabing show, nakita ng mga netizen na bagay si Catherine at si Daniel. Pagdating naman ng 2013, Must Be Love and Pagpag. Sa panahong ito ay hindi pa in-announce ni Catherine at Daniel ang kanilang relationship, pero patuloy na ipinapares ang dalawa sa mga pelikula. Sa nasabing pelikula ay nakasama rin Catherine at Daniel si Liza Soberano, na later on nga ay maipapares naman kay Enrique Hill. Sa Metro Manila Film Festival na horror film Pagpag, magkasama rin ang dalawa. Ano man ang gawin nila, teleserye, pelikula, tungkol man sa pag-ibig o nakakatakot, ay pinatunayan ni Catherine at Daniel na kayang-kaya nilang umarte because of the chemistry na meron sila. Pagdating naman ng 2014, box office ang pelikula nilang She's Dating the Gangster. Dito ay lalong ipinakita ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang power nila pagdating sa drama. Ang nasabing pelikula ay kumita ng 296 million sa box office at dito na nagsimula at mapunta sa mapa ang hashtag na Katniel. Pagdating ng 2015, gumawa uli ng pelikula ang dalawa at may title nga ito na Crazy Beautiful You. Dito lalong ipinakita at sinuportahan ng mga Katniel fans ang nasabing pelikula na naging box office din. At talaga namang grabe ang tinabo sa takilya. Dito ay tuloy-tuloy na ang pagiging sweet at ipinapakita na nga ni na Daniel at Catherine ang kanilang pagmamahalan. Marami ang pinaiyak ni Catherine at Daniel sa pelikulang Barcelona A Love Untold noong 2016. At ito rin ang kanilang movie na tila iniwanan na ang pakilig at teeny bopper na persona ng dalawa dahil dito rin mapapanood ang kanilang first kiss. 2017, pelikulang Can't Help Falling in Love, at dito na rin ipinagpatuloy ni Catherine at Daniel ang kanilang mga mature roles. Pinakita rin dito ni Daniel at Catherine ang kanilang husay pagdating sa komedya. Kaya naman ayon sa mga netizen, talaga namang kahanga-hanga at worth it na i-follow ang dalawa sa social media. Marami rin ang natuwa, naiyak at talaga namang kinilig. At nakita ang husay talaga ni Catherine at Daniel pagdating sa heavy drama sa pelikulang The House of Us na ipinalabas noong 2018. Dito ay iconic ang kanilang scene na kung saan ay umuulan at doon nga ipinakita lalo nila na deserve nila uli ang box office. Talaga namang tumataginting na 810 million pesos, halos 1 bilyon ang kitain ng nasabing pelikula.
Pagdating ng 2019 ay dito na nagsimula si Catherine na gumawa ng solo movie at nakasama nga niya ang Kapuso actor na si Alden Richards. Ang pelikulang Hello Love Goodbye na kung saan ay kailangang mag-shoot ni Catherine at Alden sa Hong Kong at dito rin makikita ang paghihiwalay pansamantala ni Catherine at Danielle, pero tiniis ito ni Catherine para magawa ng maayos ang pelikula noong 2019. Kaya nga matapos ang mahabang panahon na kasama ni Catherine si Danielle, ay dito pinatunayan ni Catherine na kaya rin niyang gumawa ng pelikula sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Ang nasabing pelikula na Hello Love Goodbye ay umani at naging highest grossing Filipino film of all time na kung saan ay kumita ng 880.6 million na talaga namang ikinatuwa ng mga fans ni Catherine. Pagdating sa series na ginawa nila sa Netflix, The House Arrest of Us noong 2020, isa rin ito sa number one na pinapanood sa Netflix. Dahil dito lalong ipinakita ng dalawa ang kanilang husay sa komedya. At 2021, nag-appear na sa vlog ang dalawa na magkasama. Doon rin napag-usapan nila ang kanilang early na pag-start pagdating sa showbiz as a love team. Dahil 16 or 17 years old lamang ang dalawa noon. Dahil dito, umani ng patuloy na pagmamahal si Catherine at si Danielle dahil na rin sa sweetness nila at nabuo ang maraming barkada at umasa nga ang mga fans na later on ay magkakatuluyan sila. Pero dahil na rin sa haba ng panahon, nalungkot ang marami sa nangyari dahil na rin inamin ni Catherine at Danielle na hiwalay na sila. Kaya naman ang hiling ngayon ng dalawa ay tulungan sila ng mga fans na mag-heal at patuloy na suportahan kahit hindi na sila makakagawa ng project together. Wala na pong masasabi nyo sa story na ito. Some kind of